To my channel, this is Coach Jarrett. Okay, so mga Tabor Gods, pasensya na po, hindi po ako nakapag-live kahapon, Friday. Okay, kasi mga Tabor Gods, na-mention ko nga po nung isang araw na meron po akong speaking engagement at kakatapos lang po niya. Actually, 2 days po yun. So, kakatapos lang niya. So, ngayon lang po ako nagkaroon ng oras para gumawa ng something, either vlog or something. Pero mga Tabor Gods, so syempre ayoko pong iwanan po ang ate pong channel na nakabitin, no? Kaya po mga Tabor Gods, instead na tayo po ay magla-live, okay? Mag-upload po ako ng recorded video para po syempre hindi tayo nahuhuli sa balita, hindi ba? So mga Tabor Gods, no, marami pong salamat sa mga sumusuporta po sa atin at wag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-share po ang video na to at mag-subscribe po tayo sa ating channel. Pa-click lang po 'yon, nasa baba po yung subscribe button at sa tabi po noon ayan notification bell. Pa-click na rin po noon at i-click niyo po yung all notifications para po pag mayroon akong bagong upload o mayroon akong bagong schedule lang live, kayo po ay napagsasabihan. Ano po? Also mga Tabor Gods, no, huwag niyo rin po kakalimutan, sundan po ako sa mga social media portals natin sa baba. Meron po akong Big Kiss, meron akong Facebook, Twitter, Instagram, at Minds.com. Para mahanap po ako sa mga portals na yan, i-type niyo lang po sa search bar ng inyong mga, ng Facebook, or Twitter, or Instagram, whatever. I-type niyo lang po doon ang at sa parang email, yung at Coach Jarrett. One word po yon, makikita niyo po ang aking social media accounts. Okay. So mga Tabor Gods, so bago po tayo magpatuloy sa ating video ngayon, no, nais ko po sana munang i-feature muli ang ating business partner, small business partner for today. Yan po ay si Primal Prints. Okay, si Primal Prints po mga Tabor Gods ay nagpi-print ng customized sublimated printed apparels for various uses from sportswear, club uniforms to corporate promotional activities. So mga Tabor Gods, kung kailangan niyo po ng mga ganitong klaseng mga apparels para po sa inyong mga paliga, para sa mga corporate activities niyo, etc., etc., kontakin niyo lang po si Primal Prints sa kanyang Facebook page, at Primal Prints PH. You can also contact si Primal Prints po sa kanilang email address, primerso.apparel.mftg@gmail.com at sa kanilang cellphone number 0917-559-8198. Isa pa pong balitang naganap noon itong weekend. Kahapon lang to actually. Friday din na lumabas. Okay? May lumabas uling article o mga kasulatan tungkol dito. Ang sabi, NDFP o National Democratic Front of the Philippines to meet with VP or sa aming komunidad, fake Vice President Robredo. Okay, for peace talks resumption. Mga Tabor Gods, gustong ipagpatuloy ng National Democratic Front of the Philippines ang peace talks, pero hindi na kay Duterte. Kay Lenny Robredo na. Okay. Mga Tabor Gods, no, nung atin pong pinag-aralan pa itong nilabas ng One News, may natuklasan po tayo. Ito po ay nanggaling sa isang article nung September pa. September pa to. Ayan. Nilakihan ko para sa inyo. September 18 pa po ito. Lumabas po ito sa website ng mga komunista. Sa website ng mga NPA at ng NDF. Ang sabi, NDFP to engage with VP Robredo for peace talks resumption. Okay, pagpapatuloy daw nila ang peace talks pag nakaupo na si Lenny Boldero. Ayan. Siya po ang nagsabi. Sabi, the National Democratic Front of the Philippines yesterday expressed, so kung November 18 po ito, so November, September pala. Kung September 18 po ito, so September 17, expressed the intent to engage in discussions with Vice President Lenny Robredo
regarding the issues in its peace negotiations with the Government of the Republic of the Philippines or GRP. GRP po yung tawag sa Pilipinas, no, sa mga dokumento ng NDFP. In an interview with Ang Bayan, recently appointed NDFP, o bagong ano lang pala to, bagong appoint lang na ano, chairperson, si Julie De Lima. Kaano-ano kaya na to si Laila De Lima, no? Said that the NDFP, including its panel, so yung kanilang grupo, should hold discussions with opposition parties, in particular the Liberal Party. Bakit po nila gagawin to? Kasi nasunog na yung tulay kay PRRD. Wala na, sunog na yung tulay na yon. Wala nang peace talks pagdating kay PRRD. So, kanino nila itutuloy? Kay Lenny Boldero. And engage the constitutional successor to press for the resumption of the peace negotiation as a rallying point in the effort to oust Duterte. So, ano ba to? Effort to oust Duterte. Wait lang. So, is this borderline inciting to sedition? Makikipag-usap kayo kay Lenny Robredo para magkaroon ng hashtag oust Duterte? O tumatag ang hashtag oust Duterte? Antindi. Dilaw at pula, tunay na magkasama. Si Bambu. Parang yun, yung may lyrics ng ano, Tatsulok nung kay Bambu. Anyway. Prospects for resuming the peace negotiations after Duterte, whether he is ousted or he finishes his term, are possible and desirable. So ang gusto raw ng NDFP ay pagpatuloy ang peace negotiations matapos ang termino ni Duterte, regardless kung siya ay matatanggal o matatapos ang kanyang termino. So ang gusto po nila, syempre, oust Duterte, tanggal. Pero kung matatanggal man siya o matatapos niya ang kanyang termino, basta pagkatapos nun, sisiguraduhin nila na nakaupo si Lenny Robredo para sa kanila sila makikipag-usap ng peace negotiations. Ito yung matindi, mga Tabergats. Painggan nyo to. She pointed out that in a post-Duterte scenario, pag nawala na raw si Duterte, anong sabi ni Julie De Lima, na hindi ko alam kung kamag-anak ni Laila De Lima, negotiations can immediately resume to tackle the Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, or CASER. CASER daw ulit ang ihahanda nila at isasalang nila kay Lenny Robredo. Diyos ko, sa sobrang tanga ni Lenny Robredo, baka pumayag sa CASER to. The CASER, De Lima said, has relevant provisions on confronting the issue of the COVID-19 pandemic. This is all BS. Alam natin yun. Alam naman natin yan, di ba? Napag-usapan na natin yung CASER. Ilalagay ko yung link ng kung saan na pag-usapan natin yung mga ilang aspeto ng CASER dito sa video na to. Sabi nila, yung agreement daw na ito, consisting of 7 sections which are devoted to the discussion of people's right to health. This includes the establishment of a universal public health system na meron na tayo, that provides free, comprehensive, and quality health services for all na meron na rin tayo. PhilHealth. Na yun nga lang, may problema tayo ngayon, kailangan i-reform ang PhilHealth. Pero, meron na tayo nito eh. Anyway, so walang bago, yun lang din. The NDFP and GRP, pag nakaupo na raw si Robredo, can elaborate on the issue based on summing up experience and learning lessons from both sides, as well as from positive and negative practices of foreign countries and international agencies in responding and confronting this particular pandemic, as well as other pandemics. Let's go. So, tunay na dilaw at pula ang tunay na magkasama. Pag nagsama kayo, orange. Ayan. So, okay. Lenny Robredo, Julie De Lima. Ayan. NDFP,
kasama ng CPP, Communist Party of the Philippines, kakampi ng armadong grupo nito na New People's Army o NPA. Sila po ang Legal Front o kaya National Democratic Front of the Philippines na tawag sa kanila, kasi sila yung humaharap sa gobyerno. Makikipagsabuatan sila kay Lenny Robredo, ang leader ng mga dilaw. Ay, Diyos ko. Kung wala pa kayong dahilan para hindi iboto si Lenny Robredo, ito yung dahilan nyo para hindi siya iboto. Pero sumagot dyan si Senator Bongo na ano siya eh. Na bengbang ni Senator Bongo to si ano eh. Si Lenny Boldero eh. Painggan natin yung sinabi niya no, ni Senator Bongo. Ang tanong dyan, kung ano ho ba yung authority ng Office of the Vice President? Correct! Ano bang otoridad meron ang ating Office of the Vice President? Wala. Wala siyang constitutional right para makipag-usap sa NDF. Kahapon lang po itong statement na ito ni Senator Bongo. Wala siyang karapatan para gawin yan. Para makipag-usap. Pero magkakaroon lang siya ng karapatan kapag siya ay naging presidente na. Kung magiging presidente pa siya. Yun ay malaking kung. When it comes to the peace talks, no? Kasi tandaan natin, ang presidente po ang commander-in-chief. Baka nakakalimutan ng mga dilaw na nanonood nito. Baka lang naman nakakalimutan nyo, ang presidente ang commander-in-chief ng Pilipinas. Forces of the Philippines. Eh kung makipag-usap po sila doon, eh, hindi naman po sumunod yung armed forces, di gera pa rin. Oh, makikipag-usap nga daw sila si NDFP. Makikipag-usap sila kay Lenny Robredo. Pero anong mangyayari? Wala rin. Kasi hindi naman siya yung commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Si President Rodrigo Duterte yan. At anong sinabi ni President Rodrigo Duterte? Not in my term. No more peace talks in my term. What's the use po ng peace talks? Eh ako naman mismo personally, ayoko naman nagpapatayan yung Pilipino, kapwa Pilipino. Agree. That's my stand ever since po. Ayoko po nagpapatayan yung Pilipino. Kaya nga po ang tanong ko, kung ano po yung mapagkasunduan nila, sino po ang susunod? Correct. So yun lang naman pong katanungan nito. Kung makikipag-usap sila sana, sino susunod? Susunod ba yung armed forces? Nandiyan, kasama ba ito sa chain of command? Ng So, hindi Hindi ko alam kung narinig nyo, pero may nagtanong, ang sabi niya, papasok po ba ito sa usurpation of authority? Ang sinabi ni Senator Bongo, maaari. Lalo na, kaya nga nabanggit ko kanina, ano to? Inciting to sedition? Bakit? Kasi, mga Tabergads, huwag po natin kakalimutan, ang NPA, ang CPP, NPA, NDF ay designated globally sa buong mundo bilang isang terrorist group. Ang tawag nga ng AFP sa kanila, CTG, Communist Terrorist Group. Ngayon, pag pumanig dito si Lenny Robredo na sana gawin niya, pag pumanig dito si Lenny Robredo ay sigurado siya, tapos siya. Hindi po magiging legitimate po itong kanilang pag-uusap. Yan. Sa Inquirer ko po nakakuha yan. Okay? So, yun na nga po mga Tabergads. Una, sablay. Kung gagawin to ni Lenny Robredo, sablay talaga siya. Pero the fact na pinag-iisipan ng ating NDFP ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines na lumapit kay Lenny Robredo, eh para lang silang lumapit sa kanilang kapatid. Ganun lang yun. Ano naman ang sabi ni retired General Esperon, no? Caser not pro masses but serves Red's interests. So pag pumayag din si Lenny Robredo, itong ma-experience natin. Sabi ni General Esperon,
At first glance, it may appear to be pro-masses as it promises to benefit the majority, if not all. So, yun yung pangako eh, na lahat tayo maikinabang. Yun ang pangako. But if we look at it closely, the duplicitous character and self-interest of the communist terrorist group becomes evident. Pagbabasahin natin na maigi, yung pagiging, mapanloko. At ang interest lamang ng komunista ang makukuha dito. As the provisions do not directly reflect the best interest of the nation, but their own. So sabi. Okay. Isa kasi sa mga gusto nilang gawin, tanggalin ang ating, i-dismantle ang ating ekonomiya, no? Anong ang gagawin nila? Tatanggalin lahat ng foreign, foreign investors, aangkinin natin lahat ng ininvest dito ng mga foreigners, at either ibebenta natin o i-reinvest daw doon. So magiging tayo, isasarada natin ang ating ekonomiya sa buong mundo. Tayo ang mag-i-export at puro wala na tayong gagawing importation at hindi na tayo tatanggap ng foreign investments. Mahirap po yun. Hindi lang po mahirap gawin yun. Number two, maghihirap po tayo dun. Sigurado ako dyan. Gusto niyo pong maranasan ang hirap ng North Korea? Gawin natin itong gustong mangyari ng mga komunista. Sigurado, maghihirap tayong parang kasing hirap ng mga tao sa North Korea. Their case, sir, he said, was crafted with the goal of turning the Philippines' economic model to nationalist and socialist, which means it would dismantle the effects of globalization that communists view as the cause of the country's continued underdevelopment. Hindi kasi yung globalization ang problema dito, hindi globalization. Ang problema dito ay mga oligarko na hinayaan ng gobyernong Aquino at mga nakaraan pang gobyerno after ni Aquino na mamayagpag at abusuhin ang mga batas natin. Ang mga senador natin gumawa ng mga batas para paboran ang mga oligarko dahil sila ay nakakakuha ng mga kayamanan dito sa mga oligarko na to. Yun yung problema dito. Mali. Mali. Maling mali. Ang kaiser. Maling mali sila dun. Irrevocable. Ito pa isa sa mga pangit na bagay dito, no? Hindi ro babawiin. Kapag nakapirma dito, touch move, wala ng bawian. Sabi, we believe that future conditions merit suitable responses. It would be unreasonable, hindi ro maganda para sa atin, to commit to something that would be irrevocable and might present challenges for the next administration. Ibig sabihin po kasi, ang gusto po kasi nga gawin ng CASER, kapag napirmahan na to, wala ng bawian. Kahit hindi na tumalab ang peace talk, let's say, kapag tayo, baba ako si NDF, tapos kayo yung gobyerno, dumapit ako sa inyo, sabi ko, sige, pirmahan muna natin itong CASER, okay? Tapos, saka natin pag-usapan ang usapang pangkapayapaan pag ginagawa na natin yung CASER. Sige, gawin natin yung CASER. Let's say, pumirma kayo dun sa CASER. O, gawin natin yung usapang pangkapayapaan. Tapos gawin natin si CASER. Hindi tumalab. Gusto niyo nang tanggalin si CASER. Ang nasa kontrato, hindi mo pwedeng bawiin yan. Kami na. Amin na to. Touch move. Wala na. Ending ka na. Ano bang nakasulat sa CASER? Tatanggalan ng military. Tatanggalin ng foreign investments. Free nga lahat. Paano? Paano ekonomiya? Paano kung hindi mag-work ang ekonomiya ang gusto nilang gawin? Wala. Talo tayo. Mass exodus ang mangyayari. Conceding to their CASER version will not only be an act of admission of their accusations, but an act of disregard to the efforts of our leaders and lawmakers in addressing pressing societal issues. Kasi pointless din yung peace talks. Okay? Wala naman na siya lagang punto yung peace talks. So, sabi nga ni Esperon, the government has the capacity to fulfill. Kaya dong gawin ng gobyerno ang ating obligasyon para sa social justice at ang pag-uunlad ng ating ekonomiya. Bakit pa natin kailangan ng CPP, NPA, NDF? Hindi natin kailangan yan.
Yun ang sinabi ni General Esperon. So mga Tabercads, no, yun na nga. Ito si Lenny Robredo at si Julie De Lima ng NDFP. May planong mag-join forces. Sige lang. Kung akong tatanungin, go. Go, go, go. Galitin nyo pa ang 91% para sa 2022. Siguradong burado kayo. Go lang. Mag-usap kayo. Mag-usap-usap kayong lahat. Pero itong sinasabi ko, pagdating ng 2022, maglabasan tayong lahat ng alas. Maglabasan tayong lahat ng alas. Huwag niyo pong kakalimutan mga Tabergads ha. Yellow Free 2022 tayo. Hashtag Yellow Free 2022 para matigilan itong mga ganitong klaseng kalokohan. So mga Tabergads, marami pong salamat sa inyong pong panonood sa aking live today. Hindi pala live. So mga Tabergads, marami pong salamat sa panonood niyo po na aking video for today. Okay, makikita po tayong muli sa Lunes, okay, 11 PM. At yan po ay para sa Coach Jarrett Live. Okay, at huwag niyo po kakalimutan i-like, i-share, at mga Tabergads, mag-subscribe po kayo sa akin channel para patuloy po kayong makakuha ng mga relevant information at debunking information laban sa mga propaganda ng dilaw na totoong propagandista. So, mga Tabergads, okay, marami po salamat sa inyong patuloy na suporta sa mga kaibigan po nating OFWs. God bless your work today. At sa mga kaibigan po nating Filipino na nasa Pilipinas, God bless your rest. God bless your work na rin. At mga Tabergads, wag niyo po kakalimutan hashtag YellowFree22 at hashtag MySintidoComon. God bless you, and I will see you on Monday, 11 PM on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you.